LeBron James, my idol, balik na nga sa kanyang pag-e-ensayo. Napakaaga pa man sa off-season, mga idol, itong si LeBron James ay hindi napigilan na bumalik na nga sa Lakers facility at para nga maghanda na agad para sa next season. Kasagsagan pa rin ng playoffs ngayon, mga idol. Usually ang mga NBA players ay nagchichilax lang, nagre-relax sa nilang mga bahay at nagre-recover. Pero ibahin natin itong si LeBron, mga idol, dahil ngayon pa nga lamang ay nag-e-ensayo na siya. Panoorin natin to, mga idol. At para nga sa ating next balita, mga idol, pag-uusapan natin ang mga kahibangan ni Dillon Brooks. Kadalasan kasi, di ba, mga idol, kapag mga NBA player ay natatalo nga sa isang series sa playoffs ay nagbibigay nga sila ng respeto sa kanilang mga kalaban. Pero ibahin natin itong si Dillon Brooks dahil niyabangan niya pa si Stephen Curry matapos nga silang malaglag. Sinabi niya nga may pagsisigurado na lagi nga daw sila pupunta sa playoffs every year. Silang araw ay very young team, samantalang ang Golden State ay tumatandang team na nga. Dagdag pa ni Dillon Brooks, ayon dito kay Stephen Curry, marami nga daw crazy things na sinabi itong si Brooks. Tinawag niya nga ang kanyang sarili at ang kanyang team na dynasty. At obviously, mga idol, alam natin na hindi nga yan totoo. Second time pa nga lang neto nila Dillon Brooks at ng Memphis Grizzlies sa playoffs at wala pa nga silang napapanalo kahit Western Conference Championship. Tapos tinatawag niya na agad ng kanyang sarili at ang kanyang team na dynasty. Kaya't ang mga NBA fans ngayon, mga idol, ay hindi napigilan na tawanan na lamang itong si Dillon Brooks dahil sa kanyang kahibangan at kayabangan. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa kanyang pahayag? Sa tingin nyo ba'y very confident lang talaga itong si Dillon Brooks at hindi nga natin siya dapat sisihin? Or dapat nga'y i-humble muna itong si Dillon Brooks dahil panay kayabangan ang kanyang sinasabi? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinyon. At sa ating next balita, mga idol, 2 Game 7 ang ating mapapanood sa araw ng bukas. Milwaukee Bucks, Celtics, Mavericks at Phoenix Suns. Kaso ang laban ng Celtics at ng Bucks, mga idol, ay 3:30 ng madaling araw dito sa atin sa Pilipinas. Pero pag-usapan nga natin ang mga prediksyon. Ang mga NBA fans ay naniniwalang tatalunin ng Milwaukee Bucks itong Boston Celtics nang dahil nga sa kanilang championship experience. Isang championship pedigree team daw ito kahit na wala si Chris Middleton. Kaya naman daw ni Giannis Antetokounmpo, mga idol, at ang supporting cast ng Milwaukee na pataubin itong Celtics team. Pero kayo, mga idol, sa tingin nyo sino ang mananalo? Milwaukee Bucks ba or Boston Celtics? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At sa ating next game bukas, Dallas vs Phoenix, alas 8 ng umaga. Maraming NBA fans at pati na rin si Patrick Beverly ang nagsasabi kaya ni Luka Doncic na mag-take over ng kahit isang game at bigyan nga ng panalo itong team ng Dallas. At kayang gawin nga daw yan ni Luka sa Game 7 sa matchup nga nila bukas against sa Phoenix Suns. Pero hindi naman natin dapat maliitin ang team na pumasok nga last year sa NBA Finals na Phoenix. Kaya nga't very exciting ang magiging pagkaharap netong team ng Dallas Mavericks at ng Phoenix Suns bukas. Kayo, mga idol, sino sa tingin nyo ang mananalo? Phoenix or Dallas? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!